Yung accelerator cable, yung bago, maganda ng loob. Mas maganda yung Sarpos Japan. Kaya yung accelerator cable nito, tatanggalin ko. Mabagal ang balik. Kaya hindi ko mapaandar na ganun na mabilis. Kasi pagka tinapakan mo, mabagal ang balik. Hindi ka mukhang original, napakadulas yung loob. Ito bago eh, bago yung nakakabit, maganit. Okay na tayo na. Sa kamay lang ha, tinunin ko lang ha. Sa kamay lang ha. Itigil ha, sa kamay ha. Ha. Ayan ha. Pagay lang ito lang. Sa kamay lang yun ha, sa kamay lang ha. Ito, anong problema dito? Ito, tempered. Ito, yung pila ka sa kalokan yun, pinapaluto yung salamin. Ito layo sa kalokan. Ang gagawin dito, tatabasin muna nung nagsasalamin. Pag okay na lapat, gagawin yun sa kalokan. Nakapila yun. Kasi marami sila eh. Unahan eh. Doon talaga. Niluluto yung salamin para maging tempered. Yung, ito, madali. Ito, walang problema ito. Mabilis ka rin ito eh. Ito, masailan. Masailan ito. Delikado ko, nalapit ko. Hindi ko mapatakbo masyado. Yung accelerator cable, hindi maganda. Maganit. Eh, bago pa na may binili ko, mas maganda yung... Pag wala akong nabili yung Sarpos Japan, ang gagawin ko, linkage. Para malambot. Eh, malambot pa nga yung clutch kaysa sa silinador eh. Eh, hindi ko pwede. Kailangan. Malambot lahat. Pwede na kami kaya ako. Lambot ako. Sa kamay lang eh. Sa kamay lang ako. Ayun ang pa, no? Kinonvert niyo po? Yung engine bay natin, oh. Yung mga conversion na naganap. Oh. Ito na yung fuel filter. Dati, nandito sa babayan eh. Tinaas natin. Tinan mo, malinis tingnan. Yung belt na to, kinuha lang dito sa water pump. Ang belt dito, ng power steering, ikinuha natin sa, dito sa water pump. Tapos yung aircon, doon ikukuha sa crankcase. Maluwag, madali mag-troubleshoot. Yung power steering, yung, ito yung, kung ito, ATF. Papasok sa ATM, papasok sa power steering. Tapos tatakbo ron sa steering box. Yan ang circuit flow niya eh. Dito mag-umpisa. Ang paliwanag ko lang naman dito, itong power steering, ipinwesto natin ng tama. Kasi pwede namang... Ang mayayari dito, pag nagdami ng pulley, pag sisiksikan sa isang parte, mahirap mag-troubleshoot. Yan ang iniwasan ko eh.
yung troubleshooting. Masikip. Mas maganda yung hihi po sa susunod. Halimbawa, may inyuin na ng probinsya. Merong nagkaroon ng problema. Merong gagawa. May hirapan yung gagawa. Pagsiksikan yung pwesto niya. Kaya ang ginawa ko rito, binago ko yung engine bay niya. Nilagyan ko na kanya-kanyang pwesto. Mas madali i-troubleshoot. Inorganize. Oo, oh, inorganize natin mabuti. Yan. Bali, itong dadating next week. Sa aircon na to. Nakausap na namin aircon. Ngayon lang mo ito, hindi siya pwede gumawa kasi Holy Week na. Tayo naman, hanggang ngayon lang ang trabaho natin. Bukas, pahinga na rin. Wala. Medyo nakakatakot din naman gumawa. Ika lang. Medyo na-accidente na rin isang kasama natin. Nahulog sa hagdang kanina. Ayun, nagtapahinog. Nagdagdag kasi ng bubong kanina. Pini-prepare natin sa kwan, sa tagulang. Nagdagdag kami ng bubong. Para tuloy-tuloy yung trabaho. Kasi pag walang bubong, yung tao magkakasakit. Takbo rito, takbo doon. Nagwe-welding ka, umuulan, napakahirap. Kaya nagdagdag tayo. Meron tayong magandang balita. Meron tayong magandang balita ngayon. Meron tayong isang kababata na sa Australia. Ngayong darating na sa Sabado, magkakaroon kami ng video call. Pupunta siya sa Yarda, ibig sabihin ng Yarda, yung katayan sa Australia. Nakabili siya ng isang Land Cruiser doon, cha-cha-chapin niya, ipapadala rito yung pangilalim. Kasama yung Mag, saka rin. Yung kasi mga Australiano, ayaw nang kuha ng pang-offer doon gagawin natin, ha? Iipunin itong mga nabili niya doon, ipapabagahin ito October. I-update natin yan kasi sa mga mahiling mag-offroad, ito na, mag-upisa na tayo. A-assembly natin offroad. Iniipong 5 pyesa kasi sa Australia namimili eh. Ipapadala dito sa atin. Pero yung body, bibili tayo ng body dito kay MB1 CJ7 ang assembly namin para medyo mahaba. 4x4 to, Land Cruiser ang pangilalim. Ang makina, dito manggagaling sa atin kasi hindi po pwedeng doon manggaling. Baka hindi ma-rehistro. Kaya ang makina, dito tayo bibili. Pag dito kasi galing yung chassis, saka itong makina, okay, kumpleto sa dokumento, ma-rehistro natin yun. At ang balita pa nito, meron na tayong rebuilt. Ang rebuilt natin, Quezon City. Ibig sabihin, bumili tayo ng Surpass Japan na makina, bumili tayo ng bagong chassis, ma-rehistro na. Dati hindi eh. Meron tayong rebuilt ngayon. Sa Quezon City, gaganapin, doon natin gagawin yung pagpapalakad ng papel sa LTO. Kaya pwede tayo mag-assemble ng bago. Pabago-bago kasi ng system eh. Tapos, bago tayo mamili ng mga unit, ginagawa natin, tawag muna tayo sa LTO. Para lahat ng bibili natin unit, wala supply eh. Kasi mayroong isang... Dalawa na yung nangyayari na baltaan ko ah. Bumili ng kotse, tropa dito sa atin. Hindi ko napapagiting kasi ha. May kwento na lang. Kaya ang maganda niya, bago bibili sa sabihan, may contact kasi LTO. Titignan mo kung malinis yung OCR. Kasi meron bumili dito ng sasakyan. Ano nangyari? Nag-drive ang minamaneho ng tao. Mag-amo sila, no? Ang nagmamaneho yung tao niya. Pagdating dito sa malapit sa atin, nahuli na ng SPG. Merong alarm. Hindi rin siguro alam nung bumili na yun ay kwan. Na karnab. Yun, tinanong kung sino yung magmimiari, kung sino yung bumili, yun. Nadama yung amo niya. Hindi natin alam kung totoo yung kabuang istorya, pero naganap yan. Dalawang beses yan. Isang Pajero tsaka isang kotse. Yun. Kaya naman natin binabanggit ito, iniiwasan natin yung gano'ng city sistema. Kaya tayo, naniniguro ako, bago tayo bumili sa sasakyan, kailangan itatawag muna sa LTO. Diba? Dati ginagawa natin eh. Ako pa eh. Tatawag tayo sa LTO sa cellphone, di ba? Si Smart. No. LTO, plate number, kung ano sasabihin mo. Lalabas na ron kung may alarm. Wala na ngayon. Mas maganda eh, tatawag mo sa kapela ng LTO. Para makasili pa rin sa computer kung may alarm mo wala. Pag wala, napakagandang balita nun. Yun. Babala na din sa mga nanonood. Yun, babala. Kasi kung eh. Kumbaga yung ganyan transaksyon, dapat alam natin, di ba? Isasakyan ang hawak natin eh. Kaya inaalam ko, hindi ko pa binabaliwala. Nakikibalita rin ako lagi, updated. Kasi halos
Ito, ikaw lang ba, may lumalabas na bagong pan eh. Bagong pan na LTV eh. Kaya lagi ako nakikinig eh. Yun. Para malinis ang papel. Okay. Protection na rin ng bibili. Di ba? Kailang protection na may bibili. Yun ang the best doon. Okay. Dahil sa gamila. I-update natin si Sir. From Hawaii. Hawaii 5-0. Gagawin na lang natin ito kasi running condition naman ito eh. Ang gagawin ko na lang dito, stabilizer sa harap. Tapos yung pinaka-bull bar sa harap niya. Tapos ang gusto ni Sir, yung upuan sa likod, parang FX na po-fold. Ang upuan ito, pahaba ah. Hindi nakaharap dito lahat. Pangapa, pag-alon. Parang FX style. Di ba yung FX sa likod din merong default? Ganon ang gagawin natin dyan. Maligyan natin yung stainless dito, default. Para kung may isasakay sila, Sir, maluwag yung maluwag ang likod. Ayun, fold na yung gagawin natin sa likod niya. Hindi yan ang gulong niya, ha? Pantindig lang natin yan. Ang gulong niya nasa bodega, bago. Hindi rin yan ang bikes yan. Ginagamit natin yan pantindig, pantayo. Ang final niyan, malaking gulong. Kaya nga ito, inulit ko pa eh. Kasi, nawala sa isip ko, akala ko itong gulong niyan, eh nagawa ko na, sinira ko na naman. Idinisign ko sa malaking gulong. Laki. Okay na yan. Itong kay Sir, at saka ito, magpapadunod si aircon yan. Panunod si aircon yan. Ang alam ko, ang gawa ng aircon, pagka ganyan bago, 3 to 4 days yan, pag kumpleto ng gamit, tapos yan. Yan. Ang nag-aircon natin, medyo maselan yan. Marami nag-aircon sa tabi, dito sa highway. Pero hindi kami nagpapagawa dyan. Kung may permi ako doon sa kwan, kasi sana yung sa kwan yun, sa nag-aircon natin, lumalabas sa kapsyo yan sila. Kumbaga, masasailan ng trabaho niyan, puro kotse yan. Hindi basta-basta. Oo. Meron sa highway, mabababa presyo niya. Kaya lang, hindi doon tayo sasigurado eh. Subok na. Kasi minamarket natin. Market ka rin palpa. Eh, ang feedback nun, eh ganun na yun. Patong-patong na yun. Diba? Ito ang mga ito. Ito. Yung primer na itong Sir from Bataan. Pero yung misis niya nasa, kung, nasa Amerika doon. Next week na magagawa si Bondo kung pintor. Kasi umakit sa Mount Banahaw. Yung agreement niya ay medyo nire-refresh para malakas ang dating sa susunod. Joke lang yan, joke lang yan. Alam niya na magagawa kami ng bubong, maaabala siya kaya hindi pumasok. Bilubungan namin ang question niya. Kasi balot na sa ako, nakakaawa eh. Pakasyon. Ang balik namin, Lunes pa. Ayan, yung mga pagod niya kasi maghapon sa ilitan niya ni Bumbong. Ito, halos lala. Ito, mga unit na tunag. Maglalabas yan yan next week. Kundi tatlo, apat ang lalabas niya. Kaya bigyan luwag yan. Sabay-sabay. Oo, nagpanabay halos lang siya. Nagkasabay-sabay nabasin yan. Kanina pa ba wala dito? Ano? Wala na. Itong kay Sir Ardin, ayan, binalot natin. Kasi tapos ang pinturahan yan eh. Ano? Parang ipapackage siya. Ang mangyayari dyan, binalot maalik ka po. Bago natin ipakuha yan sa isang linggo, kung sakaling... Kasi ang hiniti na lang dyan, yung in-order ko na hot cut sa pang Wrangler sa Shopee. Pagkatapos yung spacer, pag walang kamukha nung... Yung likod niya meron eh. SR ang tatak mo sa likod, ano? Maganda na ako natin spacer nun. SR ang tatak. Yun ang pinakamaganda sa ginagamit sa pang-offroad eh. Yung dalawa sa harap wala pa. Pagka wala, mapipilit ang tumakbo sa Manila para makompleto na siya. Para next week, okay na. Pull out na yan. Nilinisin na lang, tapos konting himas ng mga nagasgas. Hindi may iwasan eh. Hindi may iwasan yung kapra-kapras yung gasgas. Diba muna yung pwesto, tsaka yung hangin. Alikabok. Pipigapin nila yan. Mga next week. Sa Laguna yan, Laguna. Nakarating na kami sa bahay nila. Next week yan, sigurado na yan. Tapos na naman yun eh, tumatakbo na yan eh. Yan na lang hinihintay natin. Hood cuts, saka yung spacer sa harap. Side mirror, bibili tayo ng maganda-ganda side mirror para dito. Yun na lang, tapos na. Ah, sticker ano? Sticker eh, wala naman. Sandali lang yun eh, 30 minutes lang yun eh. Wala pa nga eh, kasi computer ang tatabas nun eh. Print lang. O, computer ang tatabas nun. Okay na.
Kapi-kapi muna tayo. Magandang hapo sa inyo lahat. Ito si... Tawagin nyo lang ako si Kaadel. Trabaho ko dito sa Promax. Okay. Sabi ni... Ang tanong dito si... Sir... Assume ba ito? Assume? Okay. Assume, no? Ang tanong niya rito, ano po magandang muna na komportable o pwede ba ang coil spring? Sigurado OTD binabag ito yung ma'am dito on, sir. Kahit ano po pwede mo yung coil spring. O, ito paliwanag. Pag coil spring, maganda ang bump niya. Maganda, no? Kaysa sa muna. Meron ba kayo, may muna din maganda ang bumps. Kung medyo mahaba, tapos yung original. Ang problema naman sa coil spring, maganda nga bumps. Marami namang pinapalitan. Ibig sabihin, sa maintenance, diyan sasakit ang ulo mo. Tapos, kaunting problema ng mga ball joint, malakas nang kumain ng gulong. Ipapakamber mo ito, bibili ka ng ball joint. Ang pagkakaiba nila sa mulle, mura sa maintenance. Kaya halos lahat ito ay kinakawit pagdating sa OTG. Yun, yan ang upan dyan. Pinakamagandang sagot yan. E di sa mga pag malulubak po, mas okay coil spring. Maganda coil spring, o. Pero kasi mas mahal po yun. Mas mahal. Tsaka iwasan mo dyan yung sa maintenance. Maraming ginagawa, maraming hinihipo. Parte-parte. Oo, kailangan ma-perfect yung tagagawa. Ang pagkakaiba pa niyan, ito. Pag medyo luma na yung ginamit mong coil spring, ang suspension sa harap. Marami ng problema yan. Tinatanggihan na naman gagawa yun sa camber, sa camber sa highway. Dito sa atin, no? Tatanggihan na yan. Bago mo ibalik sa kanila yan, pag sinabi niyang palitan mo ito, pati mga gulong, hindi nila mape-perfect ang pag-align mo. Kaya yan ang problema eh, pag medyo luman. Kaya bago, walang problema. Dahil alam nila, mas madali nilang tumbukin kung ano sila. Pag medyo second hand, tatanggihan ka na dyan. Yun. Kaya mas maganda ang mold niya. Kasi madaling, mapakatipid sa maintenance, madaling gawin. Matibay pa. Maraming pesa. Yun. Ang hindi kagandahan sa molye, una, kung medyo nakadesign yung molye mo sa maraming sakay, siyempre pagkakuntiin naman nun, medyo matagtag yun, no? Kaya kailangan dun, titignan mo yung sasakyan kung ilan lang dapat ang capacity niya. Ibabagay mo lang yung kapal ng molye dun sa sasakyan. Baka kasi dang siya ng sasakyan mo, ang molye mo naman yung kapal. Eh man, nakita ang dibdib mo rin sa sasakyan. Tapos, pag kakabitan mo ang molye, huwag masyadong malukong. Ibig sabihin, huwag masyadong ganun. Kasi masyadong malukong, masakit sa dibdib yan. Kaya ang gawin mo dyan, ipapalo mo siya. Uunatin mo siya ng kaunti. Para swabing-swabing yung bounce niya. Yun ang diskarte sa molye. Pag nakita mo sobrang lukong, masakit sa dibdib yan. Kaya tingnan mo yung mga modelo ngayon na ikinakabit sa mga elf, halos diretso na. Tapos embossing na goma yung lalaki. Yun ang masarap lumaro. Kasi diretso na siya halos, kaya suwabi-suwabi yung galaw niya. Yun. Tayo naman, pag nakita kong ang molye medyo ganun, binabaklas namin yan, pinapalo talaga namin yan. Para pagka gumalaw siya, sabay-sabay. Yun. Sabi ni Sir Alex Umayan, magkano po paggawa ng body ng Wrangler? Okay. Hindi tayo nagagawa ng body ng Wrangler kasi ngayon. Kasi ang body ng Wrangler, limolde. Wala tayong molde. Binibili lang yan. Tapos ngayon, wala pang gumagawa ng... Halos lahat ang gumagawa ng body ng Wrangler ngayon, tumigil na. Ang natitira na lang na gumagawa ng body ng Wrangler ngayon na bago, si MB1. Nakalo. Doon tayo bibili ng CJ7 na asimbuli natin this coming October. October ang dating ng kanina, bagahe. Na 4x4. Okay. Sabi rito, Sir Cromax, makapobre, anong ratio ba ng depressor ang malakas sa akyatan? Ang nga pala si Norman, sa Ulineti, Visayas, Masugid, ako nyo na tigapanood. Okay. Hindi na banggit ni Sir kung ano yung mapinan niya. Dapat nabanggit niya para matuto, masasagot natin ng maayos. Bibigyan ko na lang si Sir ng halimbawa, no? Halimbawa, makina niya.
5K o kaya 4K. Re-ratiohin ang differential noon. No. Re-ratiohin. Kung gusto niya malakas sa ahon, dapat low speed ang kukunin niya. Wala siyang masyadong takbo na sobratulin, pero maaasahan niya sa ahon yun. Halimbawa, sa jeep. Eh, halimbawa natin sa jeep. BA1 ang makina. Ang numero ng transmission mo, 5 o 4. Kung gusto mo malakas sa ahon, 741 ilagay mo. Ngayon. Pero kung ang ginamit ko dyan, 739. Dahil ang nangyari naman, so sobrang low speed, pag palusong ka, yung makina, galit na galit, ayaw naman bumaba. Kasi, ang bagal nga. Yun, hindi nag-match, hindi siya compatible. Kaya pinalitan ko ng 739. Mabilis na siya sa lusong, saka sa ahon. Ima-match mo rin. Pero, dapat talaga, pagka gusto mo malakas sa ahon, mag-low speed ka ng differential. Kita na muna lang sa bibilan kung ano ba kami yung low speed. Eh tayo, kabisado natin yun. Sila hindi. Dapat magtanong sila sa nakakaintindiro mo. Sabi ni Sir Red Naxela, Sir, inquire lang po, magkano paggawa ng bangko? Stainless na ganito, halintulad sa picture. Okay. Yung ganitong bangko, ayan, yung ganyang bangko, yung mga original to, mga classic type to eh. Sa ngayon, dati ang bilihan nito yung magkano, 5-5, ngayon ay pumapatak na ko na to. 4,000 isa. Ganun kamahal ngayon to. Ngayon, 4,000 isa. Hindi pa kasama. Yung dalawa sa harap, di 8,000 na. Hindi pa kasama yung likod nun. Ganun kamahal ngayon yan. Pang FPJ po ba? Pang FPJ. Yan. Okay. Sabi ni shoutout, Beauty 4. Boss, saan po location nyo? Ito location natin. Ang Chromax ay nandito sa Pedro Reyes Street, Malagasang Pers, Imus, Cavite. Napakadaling hanapin. Ang iwi-waste nyo, iwi-waste yung hospital ng Imus. Kasi yan ang landmark natin, hospital ng Imus. Andyan lang, lalakarin lang. Total, isang street lang naman tayo. Kasi pag ito iwi-waste natin, ang Chromax, hindi lalabas. Ang lalabas sa waste, yung dating shop natin sa 4-4, malalayo sila. Kasi halos lahat ang nagpupunta rito, ginagamit ang waste, hinahanap ang pins ng yung panang Chromax. Doon sila bumabagsak sa dating talyer. Pero tinuturo na, pagpunta rito sa pabalik dito kasi okay naman ang panatin doon eh. Tinuturo naman yung lugar natin dito. Pero para walang ligaw, hospital ng Imus, highways. Sabi ni Sir Lauro, Korea. Boss, magkano po bapping ng brotherhood na semi-stainless? Okay, semi-stainless, automatic one yan, brotherhood, OTJ yan. 4-5 ang semi-stainless natin. Okay, depende pa sa haba. Kasi karamihan sa brotherhood, mahahaba. Nihirang brotherhood, ano mo ba sa Megsi? Halos po ang haba yan. Sabi ni Ranulfo Saison, dapat ay gumawa na kay sir ng bagong modelo ng jeep na parang SUV, gaya ng 7-seater na Bronco, na patrol, parehas ng Ford Bronco Raptor, car 4x4. Para maraming bibili sa modelo, luma na talaga ang mga forma na yan. Gawa nyo jeep, hindi na uso. Ayun. Ayun. Ang sabi ni sir, gagawa tayo ng modelo. Hindi ganun kadali yun. Ito naman, dito tayo sanay sa ganito, kaya naman natin gumawa ng ganun. Kaso ito ang tinatangkilin sa atin, dito tayo nakilala. Kung gusto natin gumawa ng madaling gumawa nun eh. Kaya lang, maraming nag-request sa atin, maraming bumibili, hindi natin iiwanan to. Kasi maraming tao, classic type ang gusto. Ang dami nagpaparestore sa atin, binabalik yung mga ganung style, yung mga gauge sa below. Classic. Hindi nawawala yan, tuloy-tuloy pa rin magpapagawa ng ganun sa atin. Okay, sabi rito, Sir or Mrs. Chromax po, question lang po para kay Kuya din. Magkano po estimate na abutin kung papasembo lang OTJ na double cab, pickup style, siya may karigahan sa likod. Galvanized lang, sito po at engine, ilang buwan po, magkano po, salamat po. YouTuber po, YouTube viewer from Middle East. Okay. Ang ganito natin, ganito kahaba yan, no? Pero galvanized lang sila, sabi rito. Yun. Hindi nabanggit dito kung may aircon o wala. Wala, no? Wala. Pagka ganito, nag-assemble tayo ng ganun, buti ng galvanized lang, ha? Buti ng 300 to 400 kayo. Kasi pinakaiba lang naman. Stainless, aero lang pinakaiba. Lahat naman ng laman, yun din naman. Labor, yun din. Yun. Sabi rito ni
Ma'am, Dory Card Slushy. Sabi rin, good AM po. Nag-install po ba kayo ng electronic igniter? Distributor sa OTJ 4K po. Okay. Nagkakabi tayo nun, kaya lang, hindi ako nag-wiring kasi hindi man ako electrician. Pero, ganun din yun. Alisin mo yung manual, palitan mo na igniter, magkakatalo lang siya sa wiring. Okay. Sabi ni Marian Villare, sabi rito, boss, how much kung magpapagawa kagaya ng style sa Rapple? Yun, mga 150, ganun. Pero pwede mo ba yun? Depende sa haba. Depende kung style sa haba. Hindi ka makaroon nun eh. Yeah, mura lang yun, 150 pa baba yun. Sabi rito ni Godem, Kuya Adele, okay, natandaan niyo po ba itong jeep na ito? Yung inyong repair, magkano paggawa ng buong modelo ng bumper? Okay. Ito, naalala ko yung jeep na ito. Pasahan ng picture, bagong design ng bumper. Okay. Sa ngayon, wala pa akong inilalabas sa bagong design ng bumper eh. Kasi masyado akong napatutok sa mga OTJ. Hahanap muna tayo ng kakaibang design ng bumper bago tayo magpalabas ulit. Medyo kukumang kasi, medyo lumungkot ng konti ang gawa ng PUJ. Ngayon lang ulit sumisigla-sigla. Ang tagal na panahon pa, taon ding tumumalyan, kaya hindi ako masyadong naglabas ang design. Eh ngayon, medyo bumabalik-balik na. Eh pwede na ulit. Kung gusto nila sila mag-isip ng design, gagawin ko na lang. Pwede din yun. O kaya pwede rin ako. Okay. Ito, sabi ni Nap Lumage, can you tell me more about your business? Magkano po paggawa ng ganitong design na double cab? Ah, malupit ito. Tinakita ko sa YouTube na isang araw ah. Ngayon eh, tinatanong na sa akin. Magkano po paggawa at paggaya ng kaha? Tapos engine niya, pang Pajero or power steering, 4x4. Tama sa Wrangler namin ito, 4x4. Okay. Or Nissan pang Safari. Automatic transmission, yun lang, hindi automatic yun. Meron tayong available dyan. Tama-tama sa pinakita ni Sir, babaguhin lang ng konti. May babaguhin lang sa kaha. Pero sa nabagi dyan, tungkol sa pangilalim na 4x4 Pampajero, original yun, sakto-sakto rito. Okay. I-estimate muna natin, hindi po pwedeng sagutin ng biglaan. Kasi medyo magkakaroon problema. Ito natin na. Nalalaman kung gano'ng katagal, hindi pa natin pwede i-estimate. Hanggang dito na lang at maraming salamat. Patuloy yung tantilikin ang aming channel. Okay, pakilike na lang at comment at subscribe na rin sa mga kapatid natin. Salamat po sa inyo.